So mga tol, patuloy nga po nag-iinsayo si Jimuel Pacquiao para sa paparating na itong pangalawang laban sa US bilang amateur. Nakatakda nga daw pong lumaban si Jimuel Pacquiao ngayong May 12. Hindi nga din daw maiwasan mga tol na nakakatanggap ito ng hindi magandang komento sa mga video nito online. Sinabi ni Jimuel Pacquiao na alam nga daw niya ang mga ito sa tuwing nagtitraining daw siya. Ika ni Jimuel Pacquiao mga tol, nagsasanay nga daw siya na mabuti para sa paparating na itong laban. Ilang buwan na nga daw siya nag-iinsayo mga tol para higit pa daw siya makakuha ng karanasan. Gusto nga din makapasok ni Jimuel Pacquiao sa pro, pero sa ngayon daw ay nagsasanay pa daw siya na mabuti. Gusto daw niya lumaban na maraming beses sa amateur bago pasukin ng pagiging pro. Si Marvin Somojo at Fred Roots nga po ang nagtitrain dito kay Jimuel Pacquiao. Sa kabilang banda naman mga tol, nanawagan nga po ang dating undisputed heavyweight champion na si Lennox Lewis na dapat daw ay maglaban si Errol Spence Jr. at Terence Crawford. Ayon nga din po sa artikulo ng WBN, sinabi daw ni Lewis kay Spence na dapat daw ay mangyari ang laban nila ni Crawford. Pinakamahalagang laban nga daw ito kung matutuloy at posibleng blockbuster ng pay-per-view daw ito. Kailangan daw nilang kausapin si Al Haymon para daw matuloy ang laban nila. Kung may isang laban na nga lang daw na natitira kay Spence, ay dapat nga daw ay gawin niya na ito kay Terence Crawford. Big fish nga daw itong ituring si Spence sapagkat hawak nito ang tatlong titulo. Pero kung masilat ito ni Crawford mga tol, magiging undisputed pag nagkataon si Crawford. Sa kabilang dako naman mga tol, napag-usapan nga ng mga sports analyst na si JM Siyasat at Ed Tolentino tungkol sa WBO ni Casimero. Sa caption nga ng title ng YouTube channel ni JM Siyasat, sinabi na ito mga tol na General Casimero is a world class boxer surrounded by amateurs. So napapaligiran nga daw mga tol ng amateurs ang ating kampiyon. Ika ni Ed Tolentino mga tol, kaya daw nangyari ang ganitong bagay. Malaki nga daw ang mawawala kay Casimero kung mai-strip ang kanyang titulo. Ibabagsak daw ito ng WBO sa ranking at di daw bibigyan ng title shot. Yun daw kasi ang nakasulat sa resolusyon na nilabas ng WBO. Kaya ang mangyayari daw dito mga tol, kailangan na naman daw ni Casimero na umakyat ng ranking para muling makakuha ng title shot. Ika naman ni JM Siyasat dito mga tol, palagay nga daw natin na may nagbabantay sa galaw nila. Kailangan daw dapat sila mag-ingat sa paglabas ng pwedeng maging ebidensya laban sa kanila. Sa ngayon nga daw ay wala pang binibigay na resulta ang WBO. Pero sana nga daw ay hindi ma-strip ang belt ni Casimero. Pumunta na lang kayo mga tol sa YouTube channel ni JM Siyasat para mapanood ang buong video nila tungkol sa usaping ito. Anong masasabi mo dito mga tol? Hanggang dito na lang mga tol at muli, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, pakihit mo na ang subscribe button at notification bell at pilihin ng all. Salamat.